updates. Ang asawa ni Scotty Thompson na si Jinky Serrano ay nagpukaw sa social media matapos niyang mag-post ng isang bagong video ng TikTok. Nitong Miyerkules, Hunyo 23, napag-alaman na nag-upload si Jinky ng isang video tungkol sa kanyang sarili na not simping kahit kanino. Maaring tandaan na ang salitang simp o simping ay isang islang sa internet na karaniwang ginagamit kapag ang isang tao ay head over heels para sa isang tao. Sa video, makikita si Jinky na nakangiti para sa camera bago pa ibaling ng isang kamay ang kanyang ulo sa kanan. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang waki na mukha sa video pagkatapos. Samantala, ang paksa na I'm not simping for anyone. Dating gumawa ng mga headlines sina Jinky at Scotty dahil sa kanilang kamakailang kasal na isinagawa ng pribado sa Las Piñas. Ang nasabing seremonya ay tila gaganapin 2 buwan matapos na makipaghiwalay si Scotty sa kanyang pangmatagalang kasintahang si Pau Fajardo na iminungkahi niya noong Enero. Si Scotty Thompson ay isang Pilipinong profesional na manlalaro ng basketball. Bahagi siya ng Barangay Ginebra San Miguel ng Philippine Basketball Association. Tulad ng naiulat, sinagot ni Scotty Thompson ang kanyang mga basher sa social media at sinabi sa kanila na simpleng nakikialam sila sa buhay ng ibang tao. Samantala, ang mabuting kaibigan ni Scotty si Kayesha Chua ay sa wakas ay nagsalita tungkol sa issue at sinabi na inaasahan niyang she's worth it. Samantala, ang dating kasintahan ni Scotty Thompson na si Pauline Fajardo ay tuluyang sinira ang kanyang katahimikan hinggil sa isyung ginasangkutan niya. Kamakailan lamang, nalaman na naglabas si Pauline ng isang pahayag sa online na sinabi niya na magiging huling pagkakataon na bibigyang pansin niya ang bagay na ito. Matatandaang ang mga tagahanga ng mag-boyfriend at girlfriend ay natigilan nang itali ni Scotty ang buhol kay Jinky Serrano nang dati ay na kay Pauline. Sa kanyang online post, inamin ni Pauline na ang issue ay naging isang mahirap na oras para sa kanyang personal na buhay. Ayon kay Pauline, itinago niya ang tungkol sa issue dahil ito ay napaka-personal na bagay sa kanya. Anya, I keep quiet not because I was insensitive or indifferent but because the issue is very much a personal matter. And I intend to keep it that way. I will continue to resolve this privately with the help of trusted friends and family.